Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Pow Salud, Powcast Sports at live show tayo ngayon June 22. Pag-uusapan natin ang actually ang nilista ko dito, apat na bagay para talunin, ha? Para talunin po itong si Fernando Martinez na makakalaban po ng ating pambato na si Jade Bornea. Alam natin na hindi ito basta-bastang laban, itong laban ni Jade Bornea. At ito po ang pagkakataon ni Jade Bornea na makakuha po ng kauna-unahang titulo ng world title. Yan po ang inaasam-asam ng mga Filipino boxers. At ito na po ang pagkakataon niya sa darating pong linggo ng umaga sa Armory sa Minneapolis po ang laban. Ito pong laban na ito ay mapapa-undercard po ng laban po ng WBC Interim World Middleweight ni Carlos Adames at saka ni Julian Williams. Ano? Tinignan natin yung odds at nakita natin na dihado po ang Filipino dito sa laban na ito. Pero ang masasabi ko lang, ha? Ang masasabi ko lang, ito real talk po ito, ha? Okay, nagbasa ako ng mga ilang mga artikulo at syempre nagtanong din ako sa mga kababayan natin, sa mga magagaling. At aminado sila na dihado ang ating bata, pero sa tingin ko, malaki po ang pag-asa. Kayang-kaya, may apat na bagay po akong sasabihin sa inyo dito po sa live show natin ngayong gabi dahil excited na ako sa laban na yan. Bibigyan ko kayo ng 4 keys to wins. To win dito kay Jade Bornea. At kung gusto mong malaman yan, panoodin mo hanggang mamaya. Tapos syempre pag-usapan din natin, boy, Donnie Nietes kakalabas-labas lang po ng kanyang meron siyang laban. Nakita niyo na ba? Pag-uusapan din natin yan at iba pa sa boxing. Syempre pagkatapos natin yung topic na yan, syempre ano na tayo, Q&A. At again, ako po si Pau Salud ng Pauka Sports. Magandang gabi po sa inyo lahat. Let's do a quick intro. Wala nang countdown. Quick intro lang. Meron akong nasubukan kanina eh. Pau Salud. Boom, boom, pau. Hindi. Sa kabila yun. Sa kabila akong channel, Pau Salud Project. Supportahan nyo rin. Simulan na natin ito. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm excited for the weekend because the weekend is potential na naman po tayong magkaroon ng world champion in Jade Bornea. At ako excited din ako dito, ha. Kakalabas-labas lang po ng balita. Donnie Nietes, abateka. Donnie Nietes may laban and he is back. At alam mo ba kung anong timbangan lalabanin ni Donnie Nietes? Bago ko lang sabihin, ha. Bago ko po sabihin itong kay Jade Bornea na aking pinag-aralan, tatanungin ko rin kayo dito kasi gusto ko involve po kayo dito eh. Ganyan po yung show natin eh. Hindi po tayo yung expert dito eh, no? Tayo po ay nagbibigay ng opinion natin. Nagbibigay po tayo ng ating nakikita. At syempre po, alam natin sa lahat na tayo po ay isang boxing fan dito po. Napakita ko lang muna to, ha. Wow. I'm not surprised but I'm glad na Donnie Nietes is back and he's gonna get a crack at the world title once again. At wag po kayong magugulat, ha. World title po, Disrupt Promotions Dickens versus Sosa, IBO Featherweight World Title. Yan po yung main event. At ang co-headliner sa July 22, Wasim versus Nietes para po sa IBO Bantamweight World Title. Harang tatahimik si Sir Donnie Nietes. May laban ka pala, sir! Tanda! Ganda nito. Ayan, okay. So, ayan po, ah, sa Soundstage Dubai Studio City, tickets available from Platinum List. Sana makapanood ako nito, no? Ganda to. Anyway, simulan na natin yung ating, ano, yung ating usapan. Bago pala tayo mag-usap, syempre gusto ko po marami makaalam dito eh. Magsasurvey lang muna ako sa inyo. Ano po talaga yung opinion nyo dito sa laban po ni Jade Bornea at saka ni Fernando Martinez? No? Sa laban po na ito. Ito po ay tinatawag na step up fight at championship fight dahil ito po ang pinakamatindi. Pinakamatindi po sa tingin ko na mga kalaban ni Jade Bornea. Dito na yung kumbaga ito po yung mangyayari diyan, ha.
sa akin pong opinion, dito na malalaman kung ano ba talaga para kay Jade Bornea. Yung kay Fernando Martinez kasi, actually coming into that fight back in 2022 of February, I mean, I was really looking past this guy Fernando Martinez. I will admit that to you. Aaminin ko sa'yo na nung una po na binanggit yung laban na yan, sabi ko, Jeremy ng Kahas, kayang-kaya ni Jeremy ng Kahas. Kayang-kaya niya sa dami po ng nakalaban ni Jeremy ng Kahas at sa daming beses niya dinepensahan ang kanyang titulo, sabi ko, wala na siguro makakatalo sa kanya sa Superfly. Ah? Pero ginulat po tayo ni Fernando Martinez na para palang robot at parang hindi napapagod. Parang Terminator ang datingan. Yan po yung naramdaman ko nung laban na yan. Sabi ko, oh my goodness! Nalaman din natin, of course, na hindi pala ganun ka 100% din si Jerwin. At yun nga, medyo nahihirapan na rin siya sa timbang niya. Sinuwerte ka pa, Fernando Martinez. Yan. Anyway, Jeremy Nakahas is also fighting in this card. And mapakita ko lang sa inyo, Jeremy Nakahas, konting pagpagkalawang muna at kanyang debut po na sa darating po na linggo ay ang mga kalaban niya po ay si Wilmer Soto. Ito po, kasama po siya sa card. At hindi masyado kagandahan ng card ang record ng kanyang kalaban. But nonetheless, abay, okay lang yan. Kasi dalawang magkasunod na talo si Jerwin. At yung kalaban niya medyo hindi maganda. From Colombia, 32 years old, 5'6", pareho sila ng tangkad. Sana lang itong si Wilner ay nag-training na maayos dahil bubugbugin talaga yan ni Jerwin ng Kahas. Yun lang masasabi ko dyan. At alam mo, sa darating pong linggo, medyo papuro pasakali ako, pasensya na kayo, no? Sa darating pong linggo, actually, medyo hati na naman ang aking atensyon kasi meron po akong isang boksingero din nakasabay nito, no? Yung main event nito, si Carlos Adames at saka si Julian Williams, of course, that's a good fight. And I'm certainly gonna watch that. And by the way, kung nanonood ka po nito, nakagawa na po ako ng live stream po for the Sunday fight. At mamimigay po, magpapa-gcash po ako. Basta mag-hashtag Powcast lang po sa comment, dito sa comment sa YouTube or sa Facebook. And then, i-share lamang po ang ating live stream para po kumalat ang ating kwentuhan. No? At, teka, hindi ko na-check, no? Okay ba yung audio ko? Mic check, check, mic check, mic. Okay po ba ang aking audio ngayong gabi? At alam ko talaga, eto na ha, sandali lang ha. Okay po ba ang aking medyo basag pala, medyo malakas. Alam ko talaga, medyo malakas. Okay, hinaan ko ng konti. Okay. So, Erickson Luby, no? Magaling din to ha, Luis Arias. Ang sinasabi ko pong isang inaabangan ko rin, yung pong laban ni Edgar Berlanga sa New York, sa Madison Square Garden. I think that is promoted by Top Rank. No, it's Eddie Hearn, Matchroom Boxing. So that's gonna be available in, on the zone, no? Ayos, ngayon ko lang nabasa to ha. Ayos lang pa, huwag lang. Pasensya ka na, minsan kumakanta-kanta ako eh. Alright, so yan ang inaabangan natin, yung laban ni Edgar Berlanga, Jason Quigley. Papanoodin natin yan, medyo nahuhuka ako sa mga international boxing natin eh. Alright, tara na. Diretso na natin sa aking pong kiss to win para po dito kay Jade Bornea, the Hurricane. The Hurricane. Congrats. Ba't ako nagko-congrats? Kanina, may kwento ko lang habang inahanda ko itong ano. Kanina, punta kami ng Intramuros dapat ng family ko. Umulan, inabuto kami ng ulan. Sakto ng hapon. Sayang naman. Anyway, ito na po. Pag-usapan na po natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. At, sabi ko sa sarili ko, nagpapakahirap ako mag-edit. I'm just gonna do live para nakakakwentuhan ko rin kayo. Masa-shoutout ko. Shoutout ko muna si Alfredo, si Spoiler Bro, John Carlo, Luming, si Ronnie, Jerry, Herrera Marshall, Albert, Chida Data, John Honey Rago. Good evening po sa inyo lahat dyan. Eric Santiago Burr. Wow, Jupao Gasol. Ay nako, Jupao Gasol ha. Bukas, NBA, yung reaction ko kay Marcus Smart, natuloy din yung trade ng ni Christopher Zengis.
Okay, bakit super bantam si Angkahas? Explain ko lamang po, no? Yung kay Angkahas po, nakausap ko po si Coach Joven Jimenez. Coach Joven, shoutout po. At kay Jade Bornea, nag-message ako sa kanila. Hindi ko lang alam kung available sila mga quick interview ko. Gusto ko sana mga quick interview. Message ko pagkatapos nitong live ko, no? So, kaya po yan super bantam. Catch weight po ng 120 ang lalabanan daw. Pero nilagay na nila sa super bantam. So, ganun po kasimple. Okay, simulan na natin to kasi marami na namang magre-reklama dyan eh. Okay, tail of the tape! Ladies and gentlemen, inom muna ako ha. Gandang gabi. Minsan, masyado yata malakas minsan yung boses ko. Malakas ba? Minsan parang okay. Check. Huwag daw kakanta, mahilig pa naman ako manta. Okay. Check. Ang pogi ng boses ni Pao Salud eh. Good evening po sa inyo lahat. Okay. Ladies and gentlemen, let me introduce first the fighter from the blue corner. He is representing the Philippines. He is from itong si Jade Bornea. I think he is from General Sato from Cotabato City in General Santos. His record 18 wins with no defeat. And ilan ba knockout nito ni Jade? 12 of the wins coming by way of knockouts. Yan, ha? He's a 3-star fighter. He's a 3-star fighter according to BoxRec. And I trust BoxRec for this. So, ang kanya pong mga huling nakalaban po nito ni Jade Bornea, Ivan Meneses, ito si Mohamed Obadi, iyan po ang dahilan kaya po siya nagkaroon po ng oportunidad na makalaban po sa world title. Yeah, kaya niya makalaban si Fernando Martinez. Okay? At before that, local fight, Ernest de Gadillos, America, karamihan po local fight. Okay? So, yan po yung kay Jade Bornea. And aaminin ko po sa inyo, no? Although, nakikita ko na grabe ang sakripisyo na ginagawa nito ni Jade Bornea sa kanyang pagte-training. Talagang believe ako dito sa bata na ito. And I think he has the skills. Now, there's just one thing that we need to find out. Yung skills niya ba na yon would be effective against really a top-notch boxer. Ako'y naniniwala po na marami pong boksayero sa Pilipinas na magaling. Pero marami din po na hindi pa subok. Ngayon, si Fernando Martinez, ito no, like sinabi ko kanina, and let me know po kung kayo po ay nag-agree sa akin o hindi. Pwede po mag-disagree kasi hindi naman ako laging tama eh. You know? Bago maglaban si Fernando Martinez tsaka si Jerwin Angkahas, I was underestimating this guy. But I was wrong. I mean, his best fight was his fight in East London, in South Africa, and against us, a boxer that I don't even know. It was Jerwin Angkahas. Jerwin Angkahas was the first fight na talagang nasubukan din ang galing nitong si Fernando Martinez. Pero doon natin nalaman, ano? Dito natin nalaman na para palang parang hindi napapagod. Parang hindi napapagod. Para talagang ano eh, parang walang tigil itong si Fernando Martinez dun sa una at pangalawang laban nila. No? So, eto po. Eto na, magbibigay na ako. Press 1 muna. Number 1. Para may audience interaction tayo. My first key to win... para apat ang ginawa ko dito, apat. Kasi feeling ko kailangan ko ng apat na bagay. Ah? Press 1. Hashtag Powcast, pa-share po. Salamat, uy. 390 na tayo ha. Salamat po sa mga nag-ano. Salamat sa mga nag-heart, si Felipe, si JR, Denise, Angelo, Rene, Victor. Ay bukas pala yung ano ha, bukas yung NBA draft ha, basketball boxing ha. Boom boom pao tayo. Okay. Number 1, sa akin po, ito po ang pinaka-importante na nakikita ko at sasabihin ko na po sa inyo kagad, ha. Una sa balita, para sa aking bagay, ha?
ang una pong dapat importante sa akin po, ah, again, hindi, ako po ay isang commentator, ako ay nagpapahay, pero meron naman akong alam kahit papano. Pero ang sasabihin ko po sa inyo, ang unang bagay na importante dito sa laban na ito ay footwork. It's the footwork that is very important in this fight. Sa akin, ha? I think, you know, from the... Ayan, nandito si... may mga coach dito, may mga galing. Yan dyan pa si Sir Jerry. And marami mga magagaling na nanonood dito sa boxing eh. Agree ba kayo sa footwork? Because, of course, I'm basing this for, based on the last two fight of Fernando Daniel Martinez na nakipagsabayan po itong si Jerwin ng kaahas ng suntukan. At kahit na magaling ang ating pambato, eh talaga namang napakarami at napakabilis po ng mga suntok nito ni Fernando Daniel Martinez. So sa akin pong palagay, no, it's the footwork that he needs to work on because he needs to make sure that even this Fernando Martinez will unload, he needs to make sure he's not just directly getting hit by it and using his footwork left and right, so make sure that he doesn't hit. Inisip nyo, inisip ko na kagad yung depensa. Yung kagad yung inisip ko, depensa eh. No? Footwork. Because that, when kung sa tingin ko lang, no, mas maganda yung konti yung footwork ni Jerwin do sa last fight, you know, he would have given himself a chance. So Jade Bornea, he's 5'4", you know, he can use that reach and he could have a good footwork. No? Kasi itong si Fernando Martinez is gonna come in like fire. He's gonna pa-pa-pa-pak! Pang! 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 That is what he will do. Papasok ng papasok yan. And you know, when papasok ng papasok, sa aking pananaw po, no? You know, and when he goes inside, you know what's next? You know what's next? Counter punching. So, he needs to make sure, no? And this is number two sa akin. He needs to make sure because Fernando Martinez is the champion. We always give the benefit to the champion. At least I always do. Parang yung sinasabi natin, unwritten, unspoken rule na we give the benefit to the promoter's fighter. Pag promoter's fighter ka, you know, medyo lamang ka. Yun yung unwritten rule. But it's not necessarily the case. Again, ha? It's not, again, opinion ko lamang po ito, no? Example muna, ako ay kumakausap na sa mga lawyers kung ano ba yung mga pwede kong sabihin na tama o hindi. No, para pwede pa rin tayong mag-ban at we're not going to that, sobra. Pero, ito po, again, unang-una, footwork. Agree kayo dyan. Number two, he needs to make sure that when he counterpunch, you know, sa akin lang, no, although ako yung naniniwala na may lakas itong si Jade Bornea, I didn't really want to go for a knockout, but I don't want us being outworked by Fernando Martinez. Remember this. Remember this. Fernando Martinez won against Jerry Nakahas via unanimous decision. And, you know, if you watch the fight, you would say, grabe kasi yung aktibidades nito ni Fernando Martinez eh. Grabe. So, I don't want us to be outworked. So, I need to make sure we counter that, not to knock out, but to score. Like, pasok yan, diba? Papasok, pak-pak, go to the left, pak-pak-pak-pak. And then, palit. No, parang iniisip ko bigla yung alaman ni Pacquiao. No, it cannot be like, dami kasi, tsaka magpe-pressure, diba? O, tama ka, Sir Jerry. Magpe-pressure, papasok. So, you need to have your footwork. Get out of the way. O, may ilag-ilag pa ako, ha? Ilag-ilag ako. Get out of the way. Ilag. Pa-pa-pa-pa-pang! Hindi pwedeng pang, hindi pwedeng ganun-ganun lang, pang. Kasi pag ganun-ganun lang, sa akin pananaw po ha, uulitin ko po ha, kayo ang mas expert sa akin, kung tingin nyo mas expert kayo, sa akin pananaw, no? Pang, pang, and then get out, footwork, papapang. Score lang sa akin ha, yun ang nasa isip ko. Because this guy is gonna come forward and bang, 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 bang. So, that's the second thing. He needs to make sure that he doesn't get outworked. Ay, Doc J! Buti pa dyan sa Amerika, ha?
Huh? Bornea needs to fight the distance. You don't want to give Martinez his distance, which is inside fighting. Yan. Yung body shot, alam ko nang gagawin niya ni Bornea. Maganda yan, dumukot sa kaliwa eh. Bang! Bang! Di ba? Sa kaliwa. Ang ganda niyang dumukot sa kaliwa eh. So, that is what I'm saying. So, okay na. Number one, okay, is footwork. Number two is, you know, the counter punching, and isasama ko na yan, ha? Dapat volume, not to knock out. Not to knock out. But to basically not get outworked by the volume puncher because he's the champion. And yes, actually, number four ko yung body punch eh. Because the body punch, and this is cliche, ibig sabihin, ito alam na to lahat ng mga boxing, lalo na nandito pala si Sir Dino. Sir Dino, shoutout po dyan sa Laguna. Sa katawan niya, pag tinamaan ng boxer natin yan, tapos yan, magandang magpatama si Bornea sa katawan. No? Nakikita mo yung mga replay niya, di ba? Boom! Dukot uli. Boom! 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 Pow! Parang hype ako ngayon. Nakainom ba ako? Nakainom yata ako ng Red Bull eh. Parang masaya ako ngayon. No? I'm so happy and you know it. Clap your hands! One, footwork. Number two, the counter punching needs to be volume, and siguro isingit na natin yung number three, the body siya. And why do we go to the body? Why do we go to the body, guys? Now, why do we go? No, again, not to knock up, but if kung matamaan siya, and sabi nga ni ano, malakas magpatama, pero, you know, I don't really expect that at the level, no? Nakatikim siya ng suntok ni Jerry ng kahas, hindi siya bumaksak, wala pang nakapagpabaksak sa kanya, so, I'm not gonna expect a knockout, but if it comes, thank you, Lord. If it comes, thank you, Lord. Again, one, footwork. Two, the counter-punching volume. Papabang, not get outwork. Number three, the body shot. And number four, and this is the most, I will have, pahulaan ko sa inyo yung number four ko, ha. Ito yung laging problema daw. Yung mga fans, ito lagi sinasabi niya sa mga Filipino boxers. In general po, ah. Ah? Nakalimutan ka pa. Jab, that's how you control yung style ng brawlers. Yun. Okay. Well, I was expecting that sa counter niya eh. Yung jab, para mawala yung style. Ang galing mo talaga, coach. Kaya nga hindi ako coach, commentator lang ako. Nagpapahip ako. Excited na ba kayo? Who's excited for the fans? For the fans, for the fight. Ayan. Ito yung number four sa akin. Because I believe that all of those things that I said, the footwork, the volume counterpunch, and the jab and the body shot, you can't do that for the 12 rounds against parang bionic man ito eh. You cannot do that against Fernando Martinez kung mauubusan siya. Kung mauubusan si Jade Bornea, eh hindi niya magagawa 'yon. But nako, napanood ko yung ano niya, yung mga interview niya. Tinatry ko makakuha ng interview kay Coach Ernel at kay Sir Jerwin eh. Sir Jerwin. Wala lang. Well, gusto ako, may idea na ako sa istorya nila, pero pag ito po ay nakulangan ng hangin si Jade Bornea, mahihirapan talaga dahil pag nakukulangan ng hangin, alam na natin, pag natatamaan ka, nasasaktan ka, nakukulangan ka ng hangin, nawawala yung legs mo eh. Ilang beses ko nang napapanood dyan sa mga laban. No? Ilang beses na. Tatanungin ko yung boxer, sir, alam ko naman kailangan ko gumalaw eh, pero hindi na ako makagalaw eh, kaya nakipagsabayan na lang ako. And if that happens, corn beef. Corn beefs, kaya apat. Usually tatlo lang yung binibigay ko, di ba? Oh, so let me know, guys. You can quote me on this. This is what I think, and I do know that Jade Bornea knows that he's the underdog because Fernando Martinez beat one of the longest champion Jerry Nakahas. Kaya naman ang storyline dito, brother. Ang storyline dito ang paghihiganti.
makakapaghiganti kaya ang Pilipino dito kay Martinez? Woo! Sa linggo po yan. At saan ba mapapanood? Taga, at siguro meron kayong tatanong sa akin, Sir, tatalpak ako. Ano bang kung talpakan natin dyan? Ay ako po, ay hindi po ako nagsusugal. Ay naku, bihirang-bihira talaga. Dati lang, nung kay Pacquiao, ngayon. Ay, kaya nga hindi ako nagpo-promote ng sugal eh. Nakaw, eh paro alam mo naman ang mga dihadista. Diba? Ang mga dihadista dyan. Sino ba mga dihadista? Ha? Wala naman sa inyo nang mabalato. Ay, salamat nga pala sa mga ano po ah. Sa aking mga members, sa mga nagsusuper chat. At kung hindi ka pa member ng channel na ito at mahilig ka sa boxing at gusto mo ng hype, nakakatawa, informative, nakakainis, at lahat na ng emosyon, please subscribe hit that notification bell. At supportan mo rin ako dun sa isa kong channel na nagmamarites ako sa ibang bagay na trending na bagay, no? Mapaidbulagama yan o yung submarine na ano, parang pang tour ng ano, ng Titanic. Nako po, no? So, eto na, tingnan natin yung ads muna. Bago natin tingnan kung saan ba mapapanood dito. Yung kay Edgar Berlanga sa The Zone, meron na ako dyan eh. 500? Gusto ko po. Ubus na sa Netflix, ubus pa sa Disney Plus. Lagot. Daldal mo pa, kalalaki mong tao. Matt Riddle, thank you so much ha. Ba't ko ba binabasa to? Natural, commentator ako. Talagang mas madaldal pa ako sa nanay mo. Oh, kaya ka nga nakikinig sa akin eh. And this is why I work like this, brah. Teka, ito na, Jade Bornea. Tingnan natin ha, isa-search ko dito para ano, makita natin yung ads. Jade Bornea versus Fernando Martinez odds. Yan, nako, ito na. Ito na po, nako. Ang kartada, ilabas na. Fernando Martinez, ay grabe. Minus 450 si Martinez at plus 300 po si Jade Bornea. Okay, sa aking palagay guys ha, ulitin ko po ha, sa mga hindi po nakaabot dito dahil 264 ang nanonood sa Facebook. Ang hina na ng YouTube ngayon. Ano? Ba't sa Facebook kayo lahat nanonood? Ha? Salamat ha. Okay. Anyway. So, ibig sabihin yan, again, I do not promote gambling ha, I do not promote, but I will tell you the ads. Bahala na kayo sa buhay nyo ha. Yung mga gustong kabahan ng konti, ayan, plus 300 si Jade. Pero si Jade guys, basta may stamina siya dito at saka footwork, he will give himself a chance. It maganda kung masaktan niya, pero you know, I don't really think that's the idea. Lalo na pag mga undefeated pa yung boxers. Hindi pa nakakataan. Well, good kung mangyari yan, ano? So, yan po ang ating ads. At saan ba ito mapapanood? Kasi marami na kagad nagme-message sa akin. At least ngayon kayo nagme-message, no? At, na-share mo na ba? Share mo kasi. Ilan na ba yung share natin? Konti pa lang, eh. Tapos pag-usapan natin itong ano ha, kakapasok lang na balita ni Donnie Nietes. Donnie Ahas Nietes. Gabi-gabi na ako magla-live. Talo na ako eh. Donnie Ahas Nietes. Naku ha. Teka. Ang dal-dal ni Pau Salud kasi. Saan ba mapapanood? Ito, tinitingnan ko na ha. So, ang laban po ni Jade Bornea is USA Showtime. At mukhang available na yata yung Showtime sa Pilipinas through... kasi dati, pag ganito po, no? Pag tumitingin ako sa Showtime, ito ha, Showtime. Hindi po yung ano ha, it's Showtime ha. Iba yun ha. Oh, by the way, yung it's Showtime, nasa GMA, G na sila. Ito yung Showtime, oh. Ayan, oh, may start free trial na at $11.99. And then, I haven't subscribed to this because I don't know kung gano'ng kabes ko gagamitin. Ang problema, kung yun lang sana, no problem, eh. But the thing is, I need to subscribe to Prime Video, Hulu, or Apple TV. So, I still need to go to Amazon. Tapos, so, ibig sabihin,
may $14.99 na ako, meron pa akong $10 na babayadan. Kaya nagdadalawang isip ako. Kaya naman, discarding marino na lang po tayo. Discarding marino muna tayo. Ibig sabihin, dumiskarte kayo. Okay? So, ako po, ako'y aawahin nyo na naman. Sasabihin nyo na naman, sir, ipakita mo na. Take it off, sir. Take it off. Sorry po, asawa ko lang makakita niyan, ha? Ito, ipapakita ko sa inyo, ha? Okay. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ito yung ano, yung live natin, ha? Oo, may live tayo sa draft tomorrow, alas 8. Sana magising ako. Yung Ayoka versus Franco 2, pag-usapan din natin yan. Ayoka versus Franco 2. Ganda yan. And Jade Bornea versus 8 o'clock. Oh. I-click nyo lang po yung notify para ma-notify po kayo. Yan ang pinaka-the best yung gawin. Kahit wag na kayo magtalpak. Pag nag-notify kayo dyan, siguradong panalo kayo kay Pow Salud dahil mayroon akong pajikas, 200 pesos. Pwede na yun, wala masyadong kita eh. Mahina talaga ang kita ngayon. Hindi masyadong mabenta yung mukha ko eh. Kaso magpalabas ako ng cleavage. Okay, so ulitin ko po sa mga nahuli ha, kasi magne-next topic na ako. Si Donnie Nietes muna, pag-usapan natin yung mga kalaban niya. Updated na ba yung box rec? Pa-updated na ba? Donnie Nietes. Sige, pag-usapan natin ha. 30 minutes. Donnie Nietes. Hanapin ko muna yung ano niya, kung updated na. Donnie Nietes. Ito yung gusto kong ano, yung nararamdaman pag nagla-live ako, yung hindi ako pagod at saka ano ako, ang tawag dito. Hindi ako masyado nasa mood. Mas maganda kasi pag nasa mood kay lalo na pag live show, wala kang script, you know? Muhammad Wasim boxer. Boxrec. Makakalaban niya talaga, no? Babalik talaga si ano, Donnie Nietes. Tatahimik si Sir Donnie, you know? Mayroon na pala siyang laban. Ang laban niya, laban ng Pilipino. Laban natin lahat. At asa na ba yung poster na yan? Si Wasim. Disrupt Promotions. I would like to give a shout out to Disrupt. Bagong promotions. Ito na. Pag-usapan natin ito ng mabilis, no? I-take note ko lang to, ha? Bagya, Donnie Nietes. Okay. Donnie Nietes, abateka! May laban siya, ha? At ang mga kalaban niya, itong si Wasim. Itong si Wasim, isa to sa magaling na boksingero, eh. Si Muhammad Wasim from Pakistan. Once upon a time, tinatawag nila itong ano eh, parang prodigy din dito sa doon sa Pakistan. Magkakaroon siya ng chance na makalaban para sa IBO world title. Ito po, ano, titingnan nyo dito. IBO Bantamweight World Title July 22, Soundstage 3, Dubai Studio City. Naku po, ang gandang laban nito, ha. Bantamweight po, umakyat na naman si Donnie Nietes at ang main event dito, parang may black eye pa dito si ano, ha? Deacons versus Sosa, IBO Featherweight World Title. Sinusuportahan nila yung IBO. Pero ito ang pag-usapan natin. Donnie Nietes. Ha? Donnie Nietes will get another fight. And itong si Donnie Nietes po, no? 43 wins, 2 defeats, 6 draws. 41 years old. Yes po, umakyat po siya ng timbang. 41 years old na po, no? At he is still fighting in the high level, no? Very unfortunate, yung kanyang huling laban, he lost by a unanimous decision against Kazuto Ayoka. Once upon a time, he beat Kazuto Ayoka, no? Yung huling laban nila, medyo sabi nga nila, no? And, you know, I respect Donnie Nietes so much. He's
probably one of the best, if not the best technical boxer there is in the Philippines. But sinabi nila Donny Nietes at 41 is not the same. And who would be at 41 years old? Even Manny Pacquiao was not the same at 41 years old. But does he have what it takes to beat itong si Muhammad Wasim? Itong si Muhammad Wasim din, medyo hindi rin po pinapalad, no? Muhammad Wasim seems like a boxer that's almost there but cannot go there. No, nakakalaban niya si Imtalane for the IBF World title, flyweight. He failed that, no? And then in the fight, you know, medyo yung mga nilalabanan niya ay medyo I don't know how to say this. Banjing-banjing ng konti. He fought Robert Barrera in Dubai. He won there. That's his good fight. And then when he was ready to fight a big fight again for the IBF World Flyweight, ayun. Natalo rin kay Sonny Edwards. And nakakagulat na akyat siya. And let me tell you right now, no? Sa aking pananaw, malaki po ang pag-asa ni Donny Nietes dito. Yan ay aking opinion po, ah. Sa aking pananaw, malaki po ang tsansa. Because, you know, kahit na matanda na si Donny at 41, para naman magsabi ako matanda, mas matanda pa ako kay Donny Nietes. I mean, in the athlete words kasi, I mean, yung mga mundo ng atleta, ano yan eh, it's the game of the youth. Di ba? So, Donny Nietes, I think has a big chance here, and I think, and you can quote me. I think he will get the IBO bantamweight world title, assuming that he is the same man that he fought Ayoka, but Ayoka is on a different level with Wasim. Sa tingin ko kaya niyang talunin via his wit and technicality. Iyan po ang aking pananaw po dito sa darating pong laban ni Donny Ahas Nietes. Good luck, July 22. At may ano ba dyan? May visa ba dyan sa Dubai? Yan. Okay? Oy! So, sa may mga nagtatanong din, yung laban po ni Jerwin ng Kahas ay super bantam ang nakasulat. Pero bantam po talaga ang kanilang target. So, first time naman aakyat. So, ano muna? Kumbaga, dahan-dahan lang. Okay? Dahan-dahan lang tayo. Yun yan. Ano ba mga abangan po natin na boxing? Gusto ko lang din mag-share dito. And Carlos Adames, Julian Williams, maganda yan. Hindi ako magandang magbigay ng prediction, pero yung sa tingin ko, si Adames ako dyan. Tapos kay Berlang, doon ako lagi sa Lamado eh. Mas madali mag-predict pag sa Lamado ako pumipili eh. Next, may iba pa bang Pilipino? Uy, na ano ko lang ha, si Kenneth Luber may laban sa isang, prospect from Marban Promotions. Maganda yan. Yan ang gusto ko sa MP Promotion. Ang MP Promotion, ang ganda ng mga matchup nila. No, Alex Santisima also fighting there. Ang ganda. Ibig sabihin mo, hindi mo pa alam talaga. Ang masasabi ko lang, pwede parehong manalo. Yeah, kaya good luck po kay Kenneth Luber, the lover boy, at saka si James Pagaling. Magaling talaga to si James Pagaling. Tingnan natin ngayon, dito na magkakasubukan. I mean, the manager has done their job, and now is their job to do their job inside the ring para talunin yung talagang magaling din na kalaban nila. Okay! So, ano pa bang next natin ma... So, Joshua Franco, Kazuto Ayoka. Joshua Franco Kazuto Ayoka, maglagay tayo ng poster dito para magandang maganda i-discuss ko. May konting tayo. Ang tag dito? Visual aid. Joshua Franco muna tayo. And Franco versus Ayoka rematch. Yan. Exciting to, no? I think this will be another closely contested fight. Nasaan na ba yung image? Maganda pag may image. Their last fight, MD, no? MD majority draw. That was back in December.
And now they're back at it again at the Ota City General Gymnasium for the WBA World Super Flyweight Championship. At who's excited for this? I know I am excited. And shout out kay Kazuto Ayoka, Joshua Franco, kay ano to, diba? Kay Robert Garcia. Magaling to eh. Napanood ko na to ilang beses. Nagagalingan ako kay Joshua Franco. Joshua Franco has defeated Andrew Maloney, no? By the way, ha? Andrew Maloney got defeated by Junto Nakatani just recently. Yung Jason Maloney ang nanalo. Alam ko si Jason Maloney yung nag-champion kay Vincent Astrolabio. So, FYI po, kung naaalala nyo. I don't remember the date. I remember what happened. Okay? So, who do I think would win in this one? Of course, yung Kazuto Ayoka kasi, sa aking palagay, he's more experienced having fought the Donny Nietes. But they Kosei Tanaka, mga matitindi yung mga kalaban na yan eh. But this fight is very close. It's gonna be happening in Japan, ano? Sabado po ng gabi ito. So, Sabado night, I will do my final predictions of the fight for the Jade Bornea fight. Hindi ako magbibigay ngayon para mabitin kayo na konti. Pero Sabado ng gabi, I will do a live commentary if I can find the live stream. Hirap kasi maghanap pag sa Japan eh. Tinutulungan pa ako ng mga kasama ko dyan. If this goes the distance, I'm thinking parang mag-Joshua Franco ko eh. Kasi I believe pag nagdo-draw po sa isang lugar, na taga doon yung kalaban mo, tapos nag-draw, tingin ko panalo ka eh. If this goes the distance, I think Kazuto Ayoka will get this one, but I want Joshua Franco to win. Sino sa tingin niyo, guys? But this is gonna be a very entertaining kind of fight. Para sa akin, maganda to para sa mga boxing fans. Ay, marami rin pala mga gandang laban nito. Jago Higa. I love Japan, man. Domo arigato, Japan. It's a very beautiful place with a lot of kawaii people. Thank you. May mga taga-Japan po ba dyan? May mga taga-Japan? Okay. So, that's the fight that tag dito that we'll be watching for this weekend. And the week after that, hindi ko muna i-discuss pero bigyan ko kayo ng preview. Si Melindo may laban, si Milan sa, ayusin ko pa yung schedule ko, sa Korea kalaban niya yung nakalaban din ni Pete Apolinar. Si Sugano po, July 2 ang alam kong reschedule ng fight niya sa South Africa, Jared Anderson. Yung mga listahan ko, baka pumunta rin ako sa Philippine Sports Expo. And gusto ko pong magpasensya po, no? Yung aking admin has reached out to me, nakausap sa akin, sir, may mga nag-i-invite sa iyo ng mga amateur boxing. Medyo relax lang muna tayo sa mga events muna ngayon, guys, whether amateur or pro. Don't worry guys, we'll continue to support na maano lang tayo, kumakambyo tayo para mas maganda. Okay, so right now, 43 minutes, it's now time for the Q&A portion. And I think may nakita ko ditong gusto kong pag-usapan eh. Sir Jerry, nakita ko, ikaw ba talaga yung nag-post na yon, Sir Jerry? Pakisagot, nandito ka pa ba, Sir Jerry? Ha? Ako, nagkakagulo na naman, ha? Ako naman, wala naman akong gustong kampihan. But I will give my honest opinion on this one. Baka hindi pa napanood ni Sir Jerry yung aking opinion po dun sa laban na yun, ano? And pag ako nag-opinion, talagang syempre, you know, malumanay lang tayo mag-opinion eh. And here's gusto ko muna malalaman kung nandiyan si Sir Jerry.
Parang nag-aawa na naman kayo ni senior, ni Nonito senior eh. Wag naman, wag, bati-bati na tayo. Pero bahala kayo yan, buhay nyo yan. I'm just here for boxing. Napanood ko kasi yung post, may mga nagsashare eh. May mga nagsashare. Pero ikaw yun, Sir Jerry. Ano ba yung sinabi? Teka, open ko ah. Yung nagshare sa akin, sabi ko, naku po. Napasagot din si senior eh. Ano ba yun? Yung parang hindi tinuro. Well, anyway, hindi ko na papakita. Baka umano pa. But first of all, I want to congratulate Raymar Gabalio because he won the fight officially. But that was a tough one. Talagang nahirapan po. Yun ang una kong sinabi. Nahirapan po. Nahirapan po si Raymar dun sa laban na yun, Michael Bravo. Coming into the fight, I thought Raymar Gabalio will have a big edge. Nainalaglag. Raymar Gabalio will have the big edge. He's the bigger guy. And ito si Michael Bravo. When I look at his stats, isang beses siya nag-comeback and he was fighting in the lower division. He has a good record. I don't know much about Michael Bravo kasi yung time na huminto siya, doon pa lang ako talagang dumami yung mga coverage ko. So, hindi ko siya masyadong ilala, Sir Jerry. So, coming into that, I was pleasantly surprised na talagang nakikipagsabayan siya. Maganda yung mga counter-punching niya kay Raymar Gabalio. At nakukuha niya si Raymar Gabalio ng counter. Na pag pumapasok, natatamaan niya yung mukha ni Raymar Gabalio. And Raymar Gabalio, tibay din ang katawan, tibay din ang ano niya, ng kumbaga, tinatamaan, hindi tinatablan. Medyo nasugatan siya dito. But his defense wasn't as good as I expected during the fight. He was trying to fight, look for the power shot, no? Power shot, pero na headbutt. So, it was also a disadvantage for Raymar Gabalio. So, I applaud Raymar Gabalio na lumalaban siya na dalawang kilay niya yata doon na may tama. So, but I feel that he was looking for that power shot that he couldn't find na magaling umilig tong Michael Bravo. And that is why this fight came to that kind of close. Naging ganun ka-close yung laban. Ano ba? Split ba? O ano? Majority? Ano nga yung score? Titingnan ko ha. But Raymar Gabalio, hats off. And Michael Bravo, grabe, nabilib din ako. Nagulat ako. This guy is good. Raymar Gabalio, it was 96-93, 94-95, and 96-93. And Raymar Gabalio won. It's quick that one, no? Inisquick niya talaga. Naniwala naman ako na si Raymar Gabalio pa rin ang nanalo doon. But man, medyo nahirapan siya kay Michael Bragg. To my surprise, 108-16 during the fight, minus point, accidental headbutt. Okay, Sir Pao, Fernando Martinez, Cano, ni Sergio Mat. Di ko alam. Parang silang Argentinian. Wag na yan, issue na yan. So boxing, tapos na yung boxing days nila. Wag na. yun yung aking opinion. Nahirapan si Raymar, but Raymar still won. And Michael Bravo showcased that, you know, he got some skills, brah. He got some skills. So yun. Okay, itong bata pa, 30 years old, sayang no, napahinto siya eh. Kasi yung 117 20 February and then 2018, medyo matagal yun. So yun ang aking pananaw. Yung kay Reggie Suganob, I just wanted to move forward din kay Reggie Suganob from PMI. Ito yung tumalo kay Mark Biseles. Hindi ko po alam kung anong update kay Sultan ngayon. Hindi ko pa po na ano. Bakit ganun? Teka, tingnan ko sa Rumble Boxing. Kasi may mga nagtatanong sa akin. Ito rin, world title din ito eh. What is the key for Jay to beat Martinez? Neutral M, late ka kasi. May bayad para ulitin.
Sandali ah. Uulitin ko. The Pow, hindi nahirapan gumawa ng reaction about... Ano, Sir Pow, buti hindi ka nahirapan gumawa ng reaction about boxing bass. Well, if you love it, walang mahirap. Lahat mahirap. Exactly, may iwan ang kids. Sawa. Ikaw naman, Sir. Well, anyway, that's your opinion. But still, congratulations. Sandali. Ano ba yung nahanap ko? Yung kay Reggie, no? Sa Rumble Boxing yun. Yun yung promoter niya, eh. Rumble Africa Boxing. Reschedule na, eh. Double check ko lang, ha? Scrolling down. Rescheduled the fight. It's a wrap. July 2. July 2 po. And today is June 22. I hope nakapunta ng maaga doon si Reggie, no? Yun. Wilbert, Sir Pao, buti hindi. Okay, exactly the same way you won against the... Well, you know what? Winning is winning. Sabi nga ni Vin Diesel, it doesn't matter if you win by a mile or by an inch. If you win, you win. And you get the belt. And the same way with Reggie Suganov. Reggie Suganov, yung laban niya kay Nochinga, I just wanted to say na kailangan niya sugudin si Nochinga. Yan. Okay. Q&A na tayo. Q&A. Let's answer some question. Ano po ba alam? Ay nako. Aaway ah. Pao, aminin mo na gusto mong manalo si Fernando Mendez kay Jade Bornea. Bias ka, 'di ba? Bakit ba lagi kong pinabasa 'to si Matridel? Ha? Okay. Simple lang ang sagot ko lagi, guys. Ha? Makinig ka, ha? Ako po bilang isang Pilipino, automatic gusto kong manalo yung Pilipino. Hindi na kailangan sagutin yan. Pag Pinoy sa Pinoy, syempre, fair ta, hindi tayo nagbibigay ng opinion dyan. But, if you ask me kung sino lamado po yung Fernando Martinez because of the experience that he had. And syempre, nakita na natin kung paano siya rumisponde sa kalidad na laban kay Jerwin Akas. Now is the time for Jade Bornea to do the same thing against Fernando Martinez. And what a perfect opportunity it is to do it with Jerwin Angkahas watching. Diba? Parang paghihigandi talaga. And kung kayo po ay hindi nakaabot, uulitin ko ng mabilis, i-replay nyo lang, there are four things that I've said. Footwork. The volume counter-punching is very important. Si Doc J sabi niya yung jab kailangan para mawala sa rhythm yung volume punching, you know? And the body shot, pabagali naman natin ito ng konti si Fernando Martinez. And syempre, paano niya gagawin lahat yan? Wala siyang stamina. So stamina will also be a big factor on that fight. It's as simple as that. But Fernando Martinez, the keys to win for him is to attack and just be himself. I think kung matibay talaga siya and he does the same thing as he did Jerwin Angkahas, then he give himself a big chance and he is the champion automatically. If he has more activity, then he probably get the nod, no? So yun po ang aking bawal po makipagsabayan kay Fernando Martinez. Mahirap. Unless kaya niyang talunin sa paramihan ng suntok itong si Martinez at sa pressure at sa stamina, then be my guest. It will be an all-out war. Diba? So, that is what I think. Okay! Question. Kung wala ka ng question, salamat po ulit ha. Abay, marami-rami ngayon ha. Siguro walang naka-live ngayon. Wala na kayong choice. I love you all. Na-miss ko kayo. Na-miss ko talaga. Yung, basta, hindi, wala na ako masyadong schedule kung ano yung i-live, kung anong uso. Minsan, sabay-sabay kasi na, yung mga balita eh. Basta alam nyo mahilig ako ha. Outbox the key. Sana si Donaire at Nietes maglaban dahil parehas na nasa bantamweight. Nice! Sino magpo-promote? Diba?
Si Doc J nasa US kasama si Araneta, mukhang may big fight na paparating at kinuhang sparring partner ni Nonito. Pwede. Kailangan para yung gaya ni Tapales sa laban kay Akadio, yung gawing laban ni Bornea. Masipag naman si si Tapales din noon, no? Tsaka maganda yung accuracy niya doon. And that's why nahirapan si Akmadilib. If you can do that, then yes. At remember ha, yung secret weapon ni Jade Bornea, same secret weapon nila ni Marlon. Ni si Coach Fontanilla. Matindi yan. You know? And I'm happy every time Filipino coach is getting the limelight and getting the opportunity to showcase their skills and talents. I think that's very important. Nakakatulong yan. And plus, you gain experience. Sabi dito, dapat maging technical fighter si Jade Bornea kasi isang infighter si Fernando Martinez. Dapat katulad ni estilo ni Shakur Stevenson ang style ni Jade para maipanalo niya ang laban kay Martinez. Yan. Charlotte Canelo. Ngayon naiinis ako dito kay Canelo eh. Ba't Canelo ang gusto ko eh? Pero ano eh. Sila na ba? Parang sila na yata eh. Kasi si Bibol kakalabanin sana. Ayaw. Si Badu Jack, gusto nila kuhanin yung belt ni Badu Jack pero gusto nilang pigain. Sabi ni Badu Jack, kayo na lang ni Benavides, kayo na lang maglaban. Benavides and you should fight. But Charlo yata, ano? Niluluto pa. Ayoko baka ma-preempt na naman the last time we have this type of conversations na pepre makunat si Martinez Pau. Makunat. Palambot din yan. Style makes fight. Good luck, Jade. Malapit na rin si... Malapit na rin. Oo nga. Wait, ah. July, ano yata yung, ano? Ay, Donaire, eh. July 15. Nonito Donaire. Nasa... Last time kasi, wala sa, Nonito Donaire, eh. Fight. Nasa Boxrec na ba? Is it updated? Yan. Santiago. Yan. So, the week before, pag-usapan natin yan. At, siya, ha? Undercard siya ng laban ni Martin. Hindi po ni Wonderboy Martin. Si Frank Martin, the Ghost. At si Artem Harut yun yan. Hindi ko siya masyado kilala. Pero mukhang magaling. So, marami pa rin Pilipino tayong aabagan, ano? Marami. Ito sa tingin ko malaking pag-asa ni Donaire dito. Ano? Malaking pag-asa ni Nonito. Next question. Sisikat lalo si Coach Ernel niyan pag nanalo si Jade, dalawang world champion hawak niya. Aba, teka. Magpapabindihan sa dollar hits. Manlilibre yan. Canelo vs Charlo, sabi sa News September 16 na daw. Sure na ba? Tingnan ko ha. De wait lang. Binibilis mo si Morel. Canelo Charlo. Canelo Alvarez. Naglalaglagan na yung ko. Naglalaglagan. Sarado nga muna natin 'yan. Canelo. Wala naman. September fight says Hearn. Wala pa yan. Di pa sure yan. Di pa yung official. Sabi ni Hearn, okay. Sana, matuloy. Wilder vs. Ruiz, Kuya Pao. May nakita ata akong poster kahapon. Wilder vs. Ruiz? Eliminator. In the works. Interesting. Very interesting. Nag-improve na ba to si Wilder?
Eliminator para kay ano, Tyson Fury. Gulo-gulo nito mga tong heavyweights na to. Si Tyson Fury. Munguia vs Benavidez. Let's go! Yan, ganda yan. Munguia. Matibay din pala yung Munguia. Pinunood ko ulit yung laban niya kay Sergey Derevyanchenko. Iba. Iba yung tibay. Tik pa matalo. Pawala pa bang update kay Cuadro Alas? Ang sabi nila, di ba, July? So, intay lang tayo sa July kay Cuadro Alas. Intay-intay ka lang, bro! Canelo, Jake Paul. Si ano po ang kalaban ni Jake Paul? Si Nate Diaz. FYI. Sir Pao, ano opinion mo sa chance ni Saladar kay Neri? Ang opinion ko, basta Pilipino, may power, may chance. Basta hindi sumusuko. Kung magaling yan si Saludar, although dihada talaga tayo, chances, medyo malaki ang chance ni Neri na manalo dito from Mexico. Pero God bless po kay Froilan, kay Saludar. I hope condition siya dito dahil malakas sumuntok itong si Neri. Ako, para sa akin, it's better to lose by knockout than a close decision. David, yes, yan. Updated ka talaga PH Boxing News, no? Parang dapat sa'yo, ano eh, World Boxing News. Mas bagay sa'yo, bro. No? Sir Pao, kamukha mo daw si Coach Freddy Roach. Ay, tsura mo ngayon. Sabi ng kasama ko, oh, Freddy Roach ba? May asawa si Freddy Roach. Bago, ha? Kinasal. Buti ba si... Sana, oh, Freddy Roach. Congrats, Freddy Roach. May asawa, kinasal, ha? Sa loob ng ring, ready na makipagbaksabakan. Olympian, kalaban ni Frank Martin. Pero magaling yung Frank Martin, bro. Magaling. Maraming David sa top 10. Martin Pao, laban sa October. Yep, denier is done, Pao. Yes, sir! What do you mean by that? If the fight is done? Yes. Or is he done over finish? Is that what you're trying to say, Juan de la Cruz? Sir Pao, anong masasabi mo sa ikinasal ni Cruz? Ayan, congrats. Ang masasabi ko lang. Sir Pao, invited ka kami sa kasal mo. Ah, taga... Pag naging friends tayo, ano masyado ako? Ano? I need to have a social life. Sabi sa akin ng asawa ko. You need to have a social life, Pao. You need to get out. You need to have a social life. Shadow kung ano. And that's one thing that I'm gonna change. Because that's why live lang ako ng live eh. Tingin mo, Sir Pao, delikado si Benavidez kay Morel? Yes! Lamang si Benavidez pa rin, pero delikado. Lakas din niya ni Morel. Buti, dumabang ka agad. Depender, may schedule ata. Kung ko sa'yo, Wilder vs. Ruiz. Spence vs. Crawford, Sir Pao. Ano sa tingin mo? Ganda yan. Crawford ako dyan. Crawford ako dyan. Bronze medalist Olympic. Yan. Nakita ko boxing gloves ni Alas naka-display sa museum ni PBBM. Why? Good job, ha? Wonderboy, Sir Pao, lamang o dihado. Saan? May laban na ba? Meron ba? Wala pa yata ang announcement eh. Wala, puro training lang nakikita kong video niya eh. Thanks, Powcast. Siyempre, idol kita. Siyempre naman, tayo. Sino-sino pa ba magbobolahan? Tayo-tayo lang din. Niwala ka naman ka. Andre Ward, Benelo, fantasy fight prediction mo. Andre Ward, Ganelo. Ay, yung galing ni Andre Ward. Pero, feeling ko mas malakas si Canelo. Canelo. Canelo boy ako. Sir pa, may laban ba si Borne? Roger, ano ka ba? Niloloko mo ba ako? Ha? Naka-subscribe ka ba kasi sa akin? Subscribe ka muna. Subscribe, hit the notification bell para laging kasama sa kwentuhan sa basketball, boxing, at mixed martial arts. Subscribe nyo rin yung Pow Salud Project, guys, ha? Kung ayaw nyo maging Pow Salud. Boom, boom, Pow sa Powcast. Yung Pow Salud ko nga, yung anak ko nagsabi, Pow! Pow! Salud! Ah. Sana inutos ng WBA kay Canelo labanan si Morel. Nako. Sumusunod ba yan si Canelo? Ano po odds ni Bornea? Plus 300 po si Bornea, minus 450 po si ano, si Martinez. Speedball Cruz versus Frank Martin. Advance talaga kayo mag-isip. Well, Frank Martin ako dyan. Mas Pacman ba?
Eyo, mga tanong mo naman. Ayos, Sir Pao, yung September 16 Canada Charlo, nabasa ko lang kay Fino Boxing. Not sure talaga kung totoo na. Hindi pa sure. Kwentuhan pa lang. Basta na match Canelo Gonzaga. Sir, umakyat na ba si Alex Pereira sa light? Hindi, yan ang hindi ko updated. Si Alex Pereira. MMA yan eh. UFC, no? Hindi ako masyado ano, inclined ngayon sa MMA. Hindi na kaya. No, tsaka kasi ano eh, mahigpit yung mga viewers ng ano eh, ng MMA eh. Naiya ako, baka sabihin nila wala akong alam dyan eh. Okay. Kahit sila Tank Davis, okay. Okay na, shoutout Kuya Pa watching, okay na. Okay na muna tayo. Pahinga na muna. May laban daw si Wonderboy, Mexican kalaban. Daw, that's the keyword, daw ha. Di pa sure. Daw. Oh, ako, ang dami kong pwedeng ibalita na daw eh. Eh, hindi ko pa alam. Tanungin natin, John Jones ako. Crawford vs. Spence, kanina ka Sir Pao. Crawford po, Crawford. Team Chu, Jermel Charlo. Ang lakas ni Team Chu ngayon. Team Chu! Grabe. First round, di ba? Tinapos niya ng first round yung ano, yung uli niyang kalaban. Iyak eh. Ayan na. Sige na muna. Magpapaalam na muna ako. Isang oras na. Sir Pao, sa tingin mo kung si Casimero ang hinarap ni Elim, di sana siya nagsisi talo ma. Well, di natin alam. Eliminator kasi yun eh. So, talagang gusto niya yun. Okay. Salamat na muna. At tayo ano, mamamahinga na muna. At iniisip ko wala na akong masabi sa sports. Bukas na naman. Okay? Bukas naman. Doon ako sa kabila. Parang ano ako mag-live doon sa kabilang topic eh. Salamat guys! Magandang gabi po. Thank you kasi laglagan na yung gamit ko dito eh. I'll see you. Bye!